malalim sa malawak na karagatan, nakatira ang isang magandang prinsesa na nangangalang Ariel. Si Ariel ay isang prinsesa na may kakaibang palikpik na walang makakapantay. Sa kabila ng kanyang pambihirang itsura, siya isang prinsesang iniwan at hinamak sa sarili niyang kaharian. Habang ang ibang mga sirena ay matikas na lumalangoy at ipakita ang kanilang mga talento gamit ang kanilang mga buntot, napakahirap nito para kay Ariel. Sa kabila ng pagkakaroon ng magandang buntot, ang mga pagtatangkang ipakita ang kanyang kakayahan ay naging pangungutya na talagang ikinadismaya ng hari ng dagat. Nakakahiya! Narirapat ba talaga siya maging prinsesa? Si Bridget, kapatid ni Ariel, ay isang masamang sirena na laging naiinggit sa kagandahan ni Ariel. Nasaksihan ang kahiliya ni Ariel, sinamantala ni Bridget ang pagkakataon para kutyain at maliitin siya. Huh? Oh, Ariel, yun bang tinatawag mong pagsayaw? Hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ni Ariel at parang may tinatago itong sikreto. Isang araw habang naglalakbay, natuklasan ni Ariel ang isang paru-parong prinsipe na walang malay sa ilalim ng dagat. Gumawa si Ariel ng kumikinang nabula para tulungan si Aiden na huminga sa ilalim ng tubig. Sa pusong mahabagin, mabilis niyang dinala ang prinsipe para alagaan ito. Dahil sa pag-aalaga ni Ariel, unti-unting gumaling ang prinsipe. Salamat sa pagligtas sa akin. Yun pala, siya si Prinsipe Aiden, ng kaharian ng paru-paro. Sa hindi maingat na sandali, inatake siya ng mga rebelde at kinailangan niyang tumalon sa malawak na dagat. Malubhang nasugatan si Aiden, kaya kinailangan niyang manatili sa bahay na Ariel. Matapos sa mga araw na magkasama, nabihag si Aiden sa kagandahan ni Ariel, ngunit napansin niya ang malalim na hiya sa mata nito. Na para bang hindi siya masaya sa kanyang sarili. Magandang Ariel, may tinatago ka bang kalungkutan? Hindi mapigilan ng luha, ikinwento ito ni Ariel kay Aiden. Siya ang dating pinakamagaling na mananayaw sa kaharian, na hinahangaan ng lahat. Pinagmamalaki siya ng kanyang ama, ang hari ng dagat, at binigyan siya ng kwintas na hugis between, kahit mataas ang inaasam sa kanya. Ngunit habang ililigtas niya ang isang mahirap na mangingisda, isang malaking bato ang dumurog sa kanyang magandang buntot. Kaya't hirap sa paggalaw at walang kakayahang sumayaw. Ang nalalapit na pagdiriwang ng buhay ng hari ng dagat ay may kompetisyon ng talento sa mga sirena na prinsesa. Ang napiling prinsesa ay magmamana ng pamamahala sa kaharian ng sirena. Naunawaan ni Ariel na sa kabila ng kanyang pag-aatubili na lumaban, ang kahihinat na ng pagpayag kay Bridget, isang napakalupit na tao na gumamit ng dahas upang malutas ang problema at minamaliit ang mga nilalang, ay mamuno sa kaharian. Natakot siya na kung makokontrol ni Bridget ang mga ito, tiyak na darating ang sakuna. Sa makatuwid, si Ariel ay palaging puno ng kalungkutan at pagkabalisa. Natatakot sa posibilidad na hindi siya magtatagumpay sa kalupitan ni Bridget at may liligtas ang kaharian mula sa nalalapit na panganib. Ramdam ang dalis ay nakabaitan ni Ariel, nag-alok ng tulong sa Aiden, ngunit nahirapan siyang gumalaw sa ilalim ng tubig. Sa kabila ng hindi marunong sumayaw, si Ariel ay mahusay sa paglangoy. Tinuruan niya si Aiden kung paano lumangoy at huminga ng madali sa ilalim ng tubig. Nakapagtataka, ang paru-parong prinsipe na dating lumilipad ng mataas ay madaling natutong lumangoy sa malawak na dagat. Nagsimulang magsanay sina Aiden at Ariel sa pagsayaw. Ang mga unang araw ay mahirap, ngunit sa determinasyon, hindi sila sumuko. Si Aiden ay walang pag-iimbot na nagbabahagi ng mahiwagang paru-parong hiyas na nagpapahintulot kay Ariel na magkaroon ng pares sa mga pakpak. Nakapagtataka, ang isang sirena ay may mga pakpak ng paru-paro na may hindi pangkaraniwang ganda. Kinuha ni Aiden si Ariel mula sa dagat, lumipad sa itaas sa mga ulap. Si Ariel, na ngayon ay parehong marunong lumangoy at lumipad sa langit, ay sinira ang kanyang mga limitasyon. Magkasama sa loob ng maraming araw, nagkaroon ng damdamin sina Aiden at Ariel para sa isa't isa. Ngunit kinailangan ni Aiden na bumalik sa kanyang kaharian ng paru-paro para tuparin ang hindi natapos na misyon at tubili silang naghiwalay ng landas.
Mag-isa, nagpursige si Ariel sa pagsasanay gamit ang kanyang pakpak. Ang regalong iniwan ni Aiden. Umaasang manalo laban sa kalupitan ni Bridget. Agad na napagtanto ni Bridget ang banta nang makita ang husay ni Ariel. Hindi papayag na madaig siya ni Ariel, binalak ni Bridget na saktan si Ariel. Pag-uwi, pagkatapos na nakakapagod ang pagsasanay ng maraming oras, si Ariel ay nagpahinga. Sinamantala ang pagkakataon, ninakaw ni Bridget ang mahalagang hiyas na Ariel. Kung wala ang mga pakpak, si Ariel ay isang basura lang. At sa wakas, dumating ang araw ng pagdiriwang. Habang si Bridget ay nagsasaya sa napipintong kabiguan ni Ariel, napagtanto ni Ariel ang kanyang nawawalang hiyas. Lumitaw ang hari ng dagat at nagsimula ang kompetisyon. Ipinakita ni Bridget ang kanyang katangi-tanging kakayahan na kumuha ng atensyon ng madla. Biglang tumubo ang pares ng pakpak na tulad ng kay Ariel. Naikinatuwa ng lahat. Napagtanto na ninakaw ni Bridget ang kanyang mga pakpak, galit na galit si Ariel. Hindi niya inaasahan na ang kapatid niya ay gagawa ng ganung panluloko. Ngayon ay si Ariel na. Walang ibang pagpipilian kundi harapin ang realidad at magsimulang sumayaw. Gaya ng inaasahan, mapanuksong tawa at mapangasar na tingin ang natanggap niya. Walang kwenta! Yan bang tinatawag mo sayaw? Si Bridget lang ang nararapat na maging reyna natin! Napabuntong hininga ang hari ng dagat, labis na nadismaya sa anak na pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Napaluha si Ariel sa sobrang hiya. Biglang lumiwanag sa kanya ang isang mahiwagang ilaw na ikinagulat ng lahat. Si Aiden yun, na lumilitaw sa gitna ng nagtatakang mga tao. Hindi niya pinansin ang paligid. Mabilis niyang nilapitan si Ariel na may matamis na salita. Magandang Ariel, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, lagi ako nandyan para sa'yo. Ang mainit na salita ni Aiden ay nagbigay buhay at pag-asa kay Ariel. Hindi na natatakot matapang niya ipinakita ang kanyang pambihirang husay sa pagsasayaw na ikinamangha ng lahat. Alam pa niya kung paano gamitin ang sikat ng araw upang gawing kislap ng brilyante ang kanyang buntot ng sirena na umakit sa atensyon ng lahat. Ang kanyang amang hari ay nagniningning sa pagmamalaki at kagalakan na pinapanood ang nakakamanghang pagganap ng kanyang anak. Nagdesisyon siyang ipasa ang tungkol kay Ariel na nagpapahintulot sa kanyang mamuno sa dagat sa kanyang kaharian. Si Bridget na hindi makayanan ng sariling kabiguan ay matagal nang balak agawin ang trono ng dagat. Ngunit nang wala kay Ariel, inihayag ni Bridget ang kanyang tunay na kalikasan. Gamit ang itim na mahika para salakayin si Ariel at kunin ang otoridad. Ginamit ni Bridget ang kanyang kapangyarihan para wasakin at sirain ang lahat. Ang mga tao sa takot ay tumakas mula sa kabaliwan ni Bridget. Tunay na nagbagong anyo si Bridget bilang masamang bruha. Sa paghahanap para sa kapangyarihan, hindi niya pinalagpas ang mga papanlinlang na paraan. Tinuya si Ariel. Inihayag ni Bridget ang nakakatakot ng katotohanan. Nako, Ariel! Ariel ko! Talagang hangal ka! Yun pala, si Bridget ay nagbagong anyo sa sagotang taganayon mula sa nakaraan. Minamanipula ang kabaitan ni Ariel upang mabitag siya. Hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Bridget. Labis na nagulat at nagalit sa Ariel. Hindi ko inaasahan na magdudulot sa akin ng sakit ay ikaw. Ang taong itinuturing kong mahal kong kapatid. Akala ko'y mayabang ka lang, ngunit hindi ko naisip na napakasama mo. Nagumagawa ng paraan upang makamit ang masamang layunin. Huli mo na itong nalaman, bata. Oras na para sa muko. Tinutukan niya si Ariel. Nagpakawala ng gininto ang mahika sa kanya. Buti na lang at saktong namagitan si Aiden ang mandiligaw ni Ariel at ipinagtanggol siya. Ginamit ni Aiden ang kanyang pakpak para harangan ang mahika ni Bridget. Nakapagtataka, ang mahika ay tumama patungo kay Bridget na sanhin ang pagkawala ng kanyang mga pakpak. Si Ariel na nalungkot nang makitang nasugatan ang kanyang minamahal. Sinisisi niya ang sarili sa paglalagay kay Aiden sa kapahamakan. Patawad, Aiden ko! Dapat hindi na kita pinanatili dito. Masyadong delikado ang lugar na ito para sa'yo.
Ayos lang ho, Ariel. Hindi kita sinisisi. Gusto lang kitang protektahan sa masamang tao. Para sa'yo, handa akong gawin ang lahat sa abot ng aking makakaya. Mahal kita, Ariel. Aba, nakakaantig. Sabay ko kayong ipapadala sa impyerno. Pagkatapos magsalita, nagpakawala si Bridget ng malakas na kidlat para kunin ang buhay nila Ariel at Aiden. Ngunit nang malapit na silang tamaan ito, isang himala ang nangyari. Isang nagniningning na puting liwanag ang bumalot kina Ariel at Aiden na naging panangga mula sa pag-atake ni Bridget. Ito ang liwanag mula sa kundas na Ariel. Isang regalo mula sa kanyang ama na naglalaman ng kanyang pagmamahal at proteksyon. Dahil sa liwanag, si Bridget ay naguluhan at nataranta. Bakit hindi masira ng kapangyarihan ko ang liwanag na yon? Hindi alam na nahulog ang kanyang tungkod malapit kay Ariel, binaliwala ni Bridget ang pagkakataon. Sinamantala ito ni Ariel at mabilis ang kinuha ang tungkod. At ginamit ito para kontrahin si Bridget. Ginawa ni Ariel ang mahikang nagpapabago kay Bridget bilang isang pahindik-hindik na nilalang. Nakahawig ng isang malaking suso. Kinandado pa niya ang kabibi ni Bridget at pinigilan siyang makatakas. Ito ang halaga ng dapat mong bayaran sa mga kasamaang ginawa mo. Mabubuhay ka sa kabibing to, magpakailanman. Walang nakakakilala sa'yo at walang nagmamalasakit sa'yo. Kailangan mong magsisi sa iyong ginawa. Sana magising at magsisi ka. Matapos talunin si Bridget, umakyat si Ariel sa trono bilang reyna ng mga sirena. Na namamahala sa mga dagat nang may pagmamahal at paggalang mula sa mga tao. Kayunpaman, hindi nakakalimutan ni Ariel sa Aiden. Si Aiden, ang paru-parong prinsipe na hindi nabubuhay sa ilalim ng dagat, ay bumalik sa kanyang sariling kaharian upang tuparin ang kanyang misyon. Ngunit ang kanyang puso ay laging nananatili kay Ariel. Hindi niya ito makakalimutan. Araw-araw, pagkatapos ng kanilang mga tungkulin, ang dalawa ay nagkikita sa gilid ng karagatan. Magkayakap sila ng mahigpit at pinag-uusapan ang mga kaganapan sa araw na yun. At isang mahiwagang bagay ang nangyari at maaari siyang lumipad ng mataas sa asul na ulam. Sa kabila ng kakulangan ng pakpak ng paru-paro, malaya siyang lumilipad tulad ng isang ibon. Nagulat si Ariel at tuwang-tuwa. Marahil ay ang kanyang pagpupursige at kabaitan ang umantig sa banal. At ipinagkaloob ang mahimalang kapangyarihang ito. Mula noon, namuhay ng maligaya si Ariel at Aiden. Tignan nyo! Huh? Anong nangyayari doon? Ang munting si Red Riding Hood ay nakikipag-usap sa tulog na dalaga sa gubat? Bakit sila magkasama? Sundan ang Wa Fairy Tales at alamin natin ang kwento ngayon. Noong unang panahon, may isang magandang babae na laging may suot na pulang balabal na gawa ng lola niya. Tinawag siyang Little Red Riding Hood. Isang araw, pagka-uwi niya mula sa bahay ng kanyang lola, gumala siya sa kagubatan malapit sa Red Flower Kingdom. Bigla siyang nakatagpo ng kakaiba. Mabango at umaawit na dalagang may ginuntong buhok. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam ng saya si Little Red Riding Hood sa taong kakakilala pa lang niya at nagpa siya siyang lapitan siya. Wow! Ang ganda ng boses! Kamusta? Bakit ka nandito sa gubat? Kamusta? Ako si Aurora at ang nanay ko'y si Maleficent, ang diwata na namumuno sa kagubatang ito. Nag-usap sila at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga bagay na maaaring hindi nila alam tungkol sa isa't isa. Itong pulang balabal! Ikaw si Little Red Riding Hood, tama ba? Hindi lang ako si Little Red Riding Hood. Ako ang sikat na detective na si Little Red Riding Hood. Tinawag siya nito dahil sa kanyang luhikal na pangangatwiran at kahanga-hangang kasanayan sa pagmamasid. Mabilis niyang nalulutas ang anumang mahiwagang problema. Kanina, natuklasan at nailigtas pa ni Detective Little Red Riding Hood ang kanyang lola mula sa tusong lobo. Kanina, nabanggit mo na ang iyong ina ay si Maleficent. Ang masamang diwata mula sa alamat, totoo ba yun? Alam ni Aurora na hindi naiintindihan ng mga tao si Maleficent. Pero hindi siya nagalit. May inahon siyang nagpaliwanag kay Little Red Riding Hood. Nang ang prinsesa ng Red Flower Kingdom ay umabot sa unang buwan,
Inimbitahan ng hari ang lahat sa kaharian na magdiwang maliban kay Maleficent. Nagalit si Maleficent dito at sinumpa niya ang munting prinsesa. Sa edad na 16, matutusok ang daliri ng prinsesa sa isang umiikot na panghabi at mahuhulog sa walang hanggang pagtulog. Gayunpaman, naantig ng inosente at magandang aurora ang puso ni Maleficent. Palaging binabantayan ni Maleficent ang paglaki ni Aurora at pinrotektahan siya mula sa maraming panganib. Kaya naman alam ni Aurora na si Maleficent ay mabait. Mainit ang puso at naniniwalang susubukan niyang sirain ang sumpa para sa kanya. Nahirapan si Little Red Riding Hood na paniwalaan ang kwentong yun. Biglang sumulpot ang lobo kanina mula sa likuran. Umuwal at tumakbo patungo kay Little Red Riding Hood para maghiganti. Pagkatapos ay lumitaw si Maleficent at natalo ang masamang lobo. Kaya't ito'y permanenteng hindi na babalik. Pagkatapos ay ligtas niyang iniuwi si Little Red Riding Hood. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Paalam, Aurora. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, Detective Little Red Riding Hood. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Little Red Riding Hood na taos puso ang pagmamahal ni Maleficent kay Aurora. Sana mawala ng sumpa mo, Aurora. Nagpatuloy ang buhay ng mapayapa hanggang isang araw, nakatanggap si Little Red Riding Hood ng hindi kilalang sulat na may nakasulat na Boss. Sinong nagpadala sa akin ito? Pumunta ka sa kastilyo ng Red Flower Kingdom at imbestigahan ang mahiwagang pagkawala ng ilang batang babae. Ang mahiwagang liham ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa at determinasyon na alamin ang katotohanan. Pumunta siya sa Red Flower Kingdom. Sa kanyang paglalakbay, isang babae ang hindi sinasadyang nabangga siya at natumba. Mabilis na tinulungan ni Little Red Riding Hood ang babae na tumayo. Tinanggal ang dumi sa kanyang damit at ang kakaibang itim na rosas. Ayos ka lang po ba? Dahan-dahan lang. Kung hindi, mawawala ang amoy ng mga rosas sa'yo. Salamat talaga. Ako si Misty, ang pinakamahusay na tagagawa ng pabango sa kahariang ito. Kaya hindi madaling mawala ang amoy ng rosas ko nang ganun. Hinangaan ni Little Red Riding Hood si Misty. At nagpaalam bago ituloy ang kanyang paglalakbay sa Red Flower Kingdom. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na rin siya sa kastilyo ng Red Flower Kingdom. Nag-obserba siya para mangalap ng impormasyon. Naalis na ang sumpa kay Prinsesa Aurora! Ayon sa sumpa, malapit na siyang ikasal kay Prinsipe Philip! Ang pinakagwapo sa rehiyon! Naalis na ang sumpa ni Aurora! Magaling! Narinig kong inalis ang itim na diwata ang sumpa. Mahirap paniwalaan, di ba? Ang madilim na diwata ay gumagawa ng mabubuting bagay. Ang mas hindi ka paniniwala ay kamakailan maraming mga batang babae ang nawawala. Nag-aalala talaga ako. Sa katunayan, ang pagkawala ng mga batang babae ay naging dahilan para ang mga tao sa kaharian ay mas nabalisa kaysa dati. Kahit na ang mga grupo ng Maharlikang Detective ay pinadala para mangalap ng ebidensya at mag-imbestiga. Umalis si Little Red Riding Hood at pumunta sa kastilyo para salubungin si Prinsesa Aurora. Ako si Detective Little Red Riding Hood. Nandito ako para makita si Prinsesa Aurora. Nang matanggap ang balita ng pagdating ni Little Red Riding Hood, mabilis na dumating si Aurora para salubungin siya. At anyayahan siyang dumalo sa munting piging. Nais ng hari na ipagdiwang ang pagising ng kanyang anak, ngunit sa pagkawala ng mga batang babae, nag-alala pa rin siya sa mga tao. Sa makatuwid, nagpa siya ang hari na magdaos lang ng maliit na piging para kay Aurora. Ang maaliwalas ng pistahan ay hindi nagtagal nang magsimulang magprotesta ang grupo ng mga tao laban sa hari. Si Prinsesa Aurora ang responsable sa pagkawala ng mga babae! Ang kanyang akusasyon ay sinalubong ng suporta sa mga nakapaligid sa kanya. Sinabi nila na ang huling lugar kung saan nakita mga batang babae ay laging minarkahan ng mga sariwang pulang rosas. At minakaamoy pa ng bango ng mga rosas. Sa kahariang ito, ang tanging lugar na may pulang rosas ay ang hardin ni Aurora.
At saka, ito yung nangyari simula nang magising ang prinsesa. Tama! Kilala ng prinsesa sa Maleficent. Siya yung naging masama tulad ng Maleficent. Sigurado! Nasaksihan ni Little Red Riding Hood na hindi patas na inakusahan si Aurora at tumayo para ipagtanggol siya. Anong kalokohan to? Kung ang kanyang hardin ay ang tanging lugar na may pulang rosa sa buong kaharian, hinding-hindi siya magiiwan ng gayong malinaw na ebidensya. Dahil sa matinding argumento ni Little Red Riding Hood, hindi makapagsalita ang lahat. Kamahalan, ako po ang sikat na detective na si Little Red Riding Hood. Hayaan niyo po akong lutasin ang misteryong to. Ama, kaibigan ko si Little Red Riding Hood. Pakiusap, hayaan kaming alamin ang katotohanan at iligtas sa mga nawawalang babae. Pumayag ang hari na bigyan ng pagkakataon ng kanyang anak na linisin ang kanyang pangalan. Walang ibang tanda ang mga tao. Kaya nag-atubili silang pumayag na hintayin ang resulta mula sa dalawang babae. Gabi na rin kaya nag-ayos na si Aurora ng kwarto para makapagpahinga si Little Red Riding Hood. Maingat na tinipon ni Detective Little Red Riding Hood ang lahat ng ebidensya sa silid. Umaasa na makatuklas ang anumang karagdagang ebidensya. Maingat na sinuri ng dalawa ang bawat rosas, ngunit walang nakitang kakaiba. Isang mahabang araw ang pumagod sa dalawang babae. Hiniling ni Aurora ang mahimbing na tulog ni Little Red Riding Hood at pumunta sa sarili niyang kwarto. Ngunit ang mahiwagang iyak ay umalingaungaw sa kanyang silid buong gabi. Tulog! Tulingan mo ako! Itong rosas! Babango! Nagising si Little Red Riding Hood. Pagod at iniisip ang mahiwagang iyak nung nakaraang gabi. Hinanap niya si Aurora. Naproblemado rin. Little Red Riding Hood, bakit parang pagod na pagod ka? Hindi ako nakatulog dahil sa kakaibang sigaw ng tulong. At pagbanggit ng mga rosas at babango. Napaka-misteryoso. Anong gumugulo sa'yo? Ang totoo, sa piging kahapon, inimbitahan ko si Maleficent, pero hindi siya dumating at nag-aalala ako ngayon. Nag-usap si Aurora at Little Red Riding Hood nang dumating ang grupo ng maharlikang detective. Nakakita kami ng kakaibang kwarto na nakatago sa gubat na naglalaman ng iba't ibang pabango. Ang bagong impormasyong ito ay nagdulot ng ideya sa isipan ni Little Red Riding Hood. At ibinahagi niya ito kay Aurora. Ikalat mo na nahanap na natin ang taguan ng salarin. At mamayang gabi, pupunta ang prinsesa doon para hulihin siya. Mabilis na pinarating ng detective ang mensahe at hindi nagtagal ay alam na ito ng lahat sa kaharian. Sumapit ang gabi, sinunod ni Aurora ang tagubilin nang marating ang misteryosong bahay. Sa loob, napuno ang hangin ng halimuyak ng mga rosas at iba't ibang sangkap ng pabango, pati na rin ang maraming pulang rosas. Ngunit ang kakaiba, sa gitna ng mga pulang rosas ay may isang itim na rosas na kumuha sa atensyon ni Aurora. Hinawakan ni Aurora ang itim na rosas, pinagmasdan itong mabuti at narinig niya ang pamilyar na boses ni Maleficent. Aurora, naririnig mo ba ako? Bumalik sa aking kagubatan at hanapin ang itim na baul na naglalaman ng gayumang panira ng sumpa. Nagulat si Aurora na pagtantong ang itim na rosas ay si Maleficent nang siya ay sinabuyan ng pabango ng rosas at nagibang anyo bilang makinang na pulang rosas. Inobserbahan ni Detective Little Red Riding Hood ang sitwasyon. Pagkatapos ay mabilis na sumugod para salakayin at hulihin ang salarin. Si Misty pala ang gumagawa ng pabango. Ikaw pala, Misty! Bakit mo ginawa to? Nasaan si Aurora? Si Misty na binalot ng inggit sa nalalapit na kasal ni Aurora kay Prinsipe Philip ay nagplanong gawing mga rosas ang lahat ng babae, kabilang si Aurora, gamit ang isang mahiwagang pabango. Pagkatapos ay kukunin niya ang esensya ng mga rosas na ito para maging mas maganda, mabango at makuha ang puso ni Prinsipe Philip. Natuklasan ni Maleficent na si Misty ang nasa likod ng malawakang pagkawala ng mga babae. Ngunit sa minsang kawalang ingat, si Maleficent ay ginawang itim na rosas ni Misty. Little Red Riding Hood, pumunta ka sa kagubatan ni Maleficent at itanong sa mga nilalang sa gubat na dalhin ka sa itim na baul na naglalaman ng gayuma. Nakilala ni Little Red Riding Hood ang boses ni Aurora na nagmula sa rosas. Mabilis na itong kinuha at tumakbo palayo.
Sa kagubatan, mabilis na natagpuan ni Little Red Riding Hood ang mga tagubilin mula sa mga nilalang. Huh? Pakituro sa akin ang daan patungo sa itim na baul. Agad siyang dinala ng mga nilalang sa kinaroroonan ng baul. Gayunpaman, ang baul ay nakakandado ng mga numero. Pinag-isipan ni Little Red Riding Hood ang sitwasyon. Inisip ang mahiwagang sulat na natanggap niya. Hindi kaya si Maleficent ang nagpadala ng sulat? Kung gayon, ang salitang boss ay maaaring isang tanda. Paano kung ang numerong 8055? Susubukan ko! Nagpasya siyang subukan ito. Nilagay ang tanda. At sa kanyang sorpresa, bumukas ang baul. Nandun ang boteng naglalaman ng gayumang panira ng sumpa. Napakatalino ng may-ari nitong baul. Mabilis niyang kinuha ang gayuma at bumalik upang iligtas si Aurora. At ibalik si Maleficent sa kanyang orihinal na anyo. Nalutas ang kaso. At ligtas na naiuwi ang mga nawawalang babae. Naniniwala na ngayon ng lahat sa pagiging inosente ni Aurora. At nakilala na si Maleficent ay hindi masamang diwata na inaakala nila. Natuwa si Detective Little Red Riding Hood na natulungan niya ang kanyang kaibigan at matagumpay na nalutas ang isa pang kaso. Wow! Napakagandang araw! Angkop na sabihin sa inyong lahat ang isang kwento. Sinong gustong marinig ito? Opo! Opo! Gusto naming marinig! Hayaan yung ikwento ko sa inyo ang isang kawili-wiling storya. Noong unang panahon, sa kaharian ng mga Diyos at Diwata, may nakatirang dalawang sinaunang Diwata na namumuno sa kaharian ngayon. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Isang nakatatandang anak na lalaki at nakababatang anak na babae. Sa araw na ipinanganak ang nakababatang diwata, lumitaw ang bahang hari. Namukadkad ang lahat ng bulaklak. At lumipad ang mga ibon upang tanggapin siya sa buhay. Napangiti siya. At biglang may lumabas na hardi ng bulaklak. Mahal kong anak, namumukadkad ang bawat bulaklak para salubungin ka. Kaya tatawagin ka namin Flora. Ibig sabihin na isang magandang bulaklak. Ayos lang ba? Lalong gumanda si Flora sa kanyang paglaki. Siya ay maamo at masunurin. Kung kaya't siya ay alagang-alaga ng kanyang mga magulang at kapatid. Higit pa dito, masipag at palakaibigan din si Flora. Araw-araw, lumilipad siya sa paligid ng kaharian. Ginamit ang kanyang kapangyarihan upang punuin ang kanyang kaharian ng mababangong bulaklak. Ito ang nagpasikat sa kanya. Mahal na mahal siya ng lahat. Noong araw na yun, habang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain, bigla siyang nakarinig ng isang magandang tunog mula sa ibaba. Tila nabighani si Flora sa tunog na ito. Sinundan niya ang tunog ng plauta na ito at sa wakas ay narinig niya isang malaking munti ang pastulan at may isang pastol na masigasig na tumutugtog ng plauta. Marahang nagtago si Flora sa likod ng puno, nakikinig sa malamyos na tunog ng kanyang plauta. Nang huminto ang tunog, hindi niya namalayan na pinalakpak niya ang kanyang mga kamay na ikinagulat niya. Talagang nagulat ng pastol. Mahiyain silang nagkatinginan. Kumusta? Ako si Finn, ang pastol ng pastulan na ito. Sino ka? Bakit nagtatago ka sa likod ng puno? Ako? Ako si Flora, isang prinsesa ng kaharian sa itaas. Wala akong planong guluhin ka, pasensya na. Hanga lang ako sa tunog ng plauta mo. Maaari ka bang magpatugtog ng isa pang kanta? Siyempre naman! Tutugtog ako ng isa pang kanta para sa'yo! Umupo si Flora sa tabi niya, makikinig sa tunog nung may pagkahumaling at walang kamalay-malay na kumanta. Nagpatuloy ang mga bagay-bagay, tumugtog sila ng plauta at kumanta siya buong hapon. Di nagtagal, sumapit ang gabi. Ha? Huh? Naku, gabi na! Kailangan ko nang umalis! Sa tingin mo ba makakabalik ka dito? Siyempre! Simula ngayon, araw-araw akong pumunta dito para makinig sa plauta mo. Ayos lang ba? Ayos lang talaga!
Hihintayin kita dito araw-araw. Oo, nananako ako. Ngunit ngayon, kailangan ka na talagang umalis. Paalam! Mula sa sandaling iyon, lumipad si Flora sa lupa araw-araw upang bisitahin si Finn. Tumugdog siya ng plauta, kumanta siya ng mga awitin. Masaya silang magkasama at di namamalayan ang oras. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga buhay at unti-unting nahulog ang loob sa isa't isa. Si Flora ay lumilipad sa lupa araw-araw mula sa umaga hanggang hating gabi. Pinabayaan pa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain at dahil dito nalanta ang mga halaman sa kaharian ng diwata at maging ang sa lupa. Nagulat talaga ang mga magulang ni Flora dito. Kaya inutusan niya lang isang maliit na diwata na sundan at bantayan si Flora. Aking hari, aking reyna. Pagkatapos kong sundan ang prinsesa, may natuklasan ako. Ano ito? Mabilis ang sabihin sa amin. Natuklasan ko na kamakailan lang ang prinsesa ay palaging lumilipad sa lupa upang makipaglaro sa isang pastol. Mukhang malapit sila. Tila sila ay nahulog na sa isa't isa. Hindi maaari. Ang isang miyembro ng kaharian ng diwata ay hindi pwedeng magmahal ng isang tao. Higit pa doon, nakalimutan pa niya ang lahat ng kanyang mga tungkulin na nagpalanta sa lahat ng mga halaman. Galit na galit ang hari, kaya inutusan niya ang mga tao na panatilihing nakakulong si Flora sa silid at pinipigilan itong hanapin si Finn. Matapos makulong sa silid na iyon, ay talagang kinabahan si Flora. Natatakot siya na kung hindi siya makikita ni Finn ay mag-aalala ito para sa kanya. Kaya naman ginamit ni Flora ang kanyang kapangyarihan para magpatubo ng bulaklak sa tabi ng laging inuupuan ni Finn. Huh? Finn, ako ito, si Flora. Alam ng mga magulang ko ang relasyon natin at ikinulong nila ako sa isang silid. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Hahanap ako ng paraan para pumunta dyan at makita ka sa lalong madaling panahon. Hindi! Manatili ka dyan! Hahanap ako ng paraan para makaakyat doon at makita ka at hihikayatin ang iyong mga magulang. Maniwala ka sa akin! Paano mo gagawin yun? Sisikapin kong gumawa ng tulay upang pumunta doon at makita ka. Hindi! Huwag mong gawin yun! Napakadelikado! Hindi kita papayagang magsakripisyo! Pakiusap! Magtiwala ka! Mag-iingat talaga ako at gagawin kong lahat para magkasama tayo. Sige, ayos lang. Pero mangako ka, huwag mong ilagay sa panganib na sarili mo. Hihintayin kita. Sa determinasyong itayo ang tulay na iyon, araw-araw na iginulong ni Finn ang malalaking bato. Gumawa ng mga higanteng buhangin ng lupa na may pag-asang makumpleto ang tulay sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, isang trahedya. Nang ang kanyang tulay ay gumuho dahil sa mahika ng mga magulang ni Flora nang ito ay kalahating pa lamang. Hinding-hindi sumuko si Finn, desidido siyang magtayo ng bagong tulay. Muli, ginulong niya ang mga malalaking bato hanggang sa masugatan ang kanyang mga kamay at dumugo ang mga ito. Sa kaharian ng diwata, nakita ni Flora ang lahat. Hindi niya kayang manatili doon para makitang miserable ang kanyang mahal. Dali-dali niyang itinali ang lahat ng bagay sa isang higanteng lubid, lumabas ng silid at inihagis kay Finn. Hinawakan ni Finn ang lubid at mabilis na umakyat. Ngunit ang lubid ay gawa lang sa maninipis na bagay. At ito'y naputol nang makarating si Finn sa kalagitnaan ng daan. Nang makitang nasa panganib ang kanyang kasintahan, lumipad si Flora para kunin siya sa kabila ng lahat. Gayunpaman, si Flora ay isang marupok na diwata. Hindi niya nagawang hilahin siya. Siya'y napagod at unti-unting nahulog sa bangin. Sa mismo sandaling iyon, lumitaw ang isang kawan ng sisne. Sila'y nagsama-sama sa tulay upang suportahan ang magkasintahan. Yun pala, naantig ng kanilang pagmamahalan ang bawat nilalang. Lahat ng ibon na magkakasama ay nagsama-sama din para tulungan sila. Matapos maging ligtas, magkahawak kamay sina Flora at Finn na pumunta sa kaharian ng diwata. Naantig ang mga magulang ni Flora, pero mas gusto pa rin nilang hamunin si Finn.
ang pagmamahal mo sa aking anak ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, mayroon akong huling hamon para sa'yo. Kung malalampasan mo ang hamon na ito, hahayaan ko kayong dalawa na mahalin ang isa't isa. Ngunit ang hamon na ito ay talagang mahirap at masakit. Tatanggapin mo ba? Opo, syempre. Tatanggapin ko ang anuman. Tumango ang hari at gumawa ng mahika para lumabas ang mahabang landas. Na may mga tinik at apoy sa ibaba, naghihintay na dumating si Finn. Bibigyan kita isa pang pagkakataon na talikuran ang hamon na ito. Pinag-isipan mo na ba itong mabuti? Hindi nagatubili si Finn na tumuloy. Sinubukang lumakad ng mabilis hanggat maaari, sama pang hamong landas. Finn, tumigil ka na! Hindi mo na kailangang itaya ang iyong buhay. Tignan mo ang mga dumudugo mong paa. Para sa'yo, kaya kong ialay ang buhay ko. Baliwala lang ito. Patuloy na umusad si Finn hanggang sa dulo ng landas na yun. Biglang may lumitaw na liwanag at tinakpan siya. Dahilan para maghilom ang lahat ng sugat niya. Maganda ang ginawa mo, anak. Hindi mo ako binigo. Sa pamamagitan nito ay tinatanggal ko ang pagbabawal sa pag-ibig sa pagitan ng tao at diwata at tinatanggap ko ang iyong pagmamahal sa aking anak. Sina Flora at Finn ay nagmamadaling niyakap ang isa't isa ng mahigpit. Mula sa araw na yon, sila ay namuhay ng masaya at magkasama magpakailanman.